Maaga nga ulit kami ni tatay pupunta ng bayan. Imili nga ulit ako ng mga papamigay namin sa mga katutubong mangyan. Bigas naman yung mga papamilhin ko ngayon para pagbalik ko ulit bukas, konti na lang yung mga bibilhin namin. Babalik nga ulit ako bukas para nga sunduin yung aming mga volunteers kasabay ni Mon. At kahapon nga pag-uwi namin, sobrang baha ng mga ilog. At ngayon nga, lumiit na at medyo mababa na hindi na din ganun kakulay brown. Nga malabo-labo pa ang tubig, madami pa ding dumadayo para nga maligo. Ang sarap nga lang din maglublub sa tubig lalo na wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Medyo inagaagahan ko nga din yung pagbaba para nga makapagpa-charge kami dito nga sa pinsan ko. Pagtigil pa nga lang na sasakyan namin, sumalubong na agad nga itong si Kiona. Sobrang excited lagi nito makita si Pawpaw. Parang medyo nalungkot pa nga ito si Kiona dahil akala niya ikasama ko talaga nga si Pawpaw. Hindi ko na nga lang sinama dahil nga mabilis lang kami at bibili nga lang din ng bigas at saka wala na rin nga siyang mauupuan. Mapapasa na all ka na lang talaga sa sobrang bait na bata nito si Ellie. Yung siglang-sigla pa siya tas bigla na lang siyang aantukin at makakatulog na lang ng kusa. Ni hindi man lang namin naranasan sa niyang kay Pawpaw. Para mga 2 oras nga ata namin siyang sinasayaw ni hindi pa rin nakakatulog. At ayun nga, pagkatapos ko makipagkwentuhan ng ilang minuto, dumiretso na nga kami ng bayan. Dito nga ako bibili ng bigas kay Makalindol. Bali nakapagpa-reserve na ako noon nakaraan ng 46 na sako. At ang kukunin ko nga lang ngayon ay 30 pieces. Yung natira nga 60 na sako ay bukas ko na nga lang kukunin at baka nga hindi na kayanin ang aming sasakyan. Pagkatapos ko nga magbayad ay ayan nga't sinimula na ni Kuya maghakot isa-isa. Tapos nga maisa kayo lahat ng bigas, bumili naman ako ng mga prutas. Bibigay ko nga lang ito sa tita at saka sa lola ko. Nagpapabili na nga rin din si Papaw dahil nga paborito niya nga itong watermelon. Dagdag na nga din ako ng mga mangga dahil sobrang mura nga dito. Yung kada kilo nga ng pakwan ay 15 pesos nga lang. Katapos ko nga makabili ng mga prutas ay dumiretso na nga rin kami pa uwi. Mamadali na nga din kami dahil nga nagsisimula na naman magdilim naman ang kalangitan. Hindi pa nga kami nakakarating sa bahay ng lola ko, nagsimula na nga pumuulan at napakalakas pa nga. Sambay nga lang kami dito sa bahay ng lola ko at nagpitila-tila ng ulan. Noong medyo huminahina na nga yung ulan, nagsimula na nga ulit kami magbiyahe. At pagdating nga namin dito sa duluhan, madami pa rin pala ang nagliligoan. At ito nga sina Kuya, kanina pa pala kami iniintay. Dahil nga kukunin nila yung mga bangko at table na ibibigay namin din sa kanila. Para po pala mas malaman ninyo ang tungkol sa aming grupo at ang aming mga programa para po sa ating mga kapatid na katutubo, pwede nyo po kaming ipollow sa aming FB page, Project Angat Katutubo. Pinasabay ko na nga din yung mga tungkuan at tulyasin na gagamitin namin sa pagluluto. Kunti-kunti nga nilang kuhanin para nga daw hindi sabay-sabay sa isang araw. At yun lang muna ulit, friends, sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! Tang-tang-tang-tang-tang. Turo, Albus. 1, 2, 3. Say po in the island. Oh, galing. Ikaw daw? Yeah.